Nandito na naman tayo sa muntin nating channel. Sa araw na ito, ipapaliwanag namin sa inyo ni Iman yung 21 days conditioning sa pitch natin about doon sa derby. No sir, anong may ano natin sa kanila? Ito, ituturo namin sa inyo ngayon yung mga gagamitin natin na mga patuka para sa pan-derby natin. Oh, so sir, mas maganda siguro kung meron kayong ano? Timbangan. Oh. Dapat laging-laging meron kayong timbangan. Number one, kailangan natin yung timbangan. Ito, sa grams lang to mga boss. Mas maganda kung meron talaga kayong pang-grams doon. Lalo pagka nag-aaral pa lang kayo, mas maganda kabisado nyo talaga yung grams na ipapatukan nyo doon sa... Importante kasi ito. Kasi gawa na dito natin mababase yung bigat na ipinapakain natin sa manok natin. Oo. So, ang mga kailangan natin, mga sir, sa mixing natin, ito mga kailangan natin, yung Lactamino, tapos wet germs, tapos dextrose powder. Dextrose powder. Yan, sir. Itlog. Itlog na nilaga. Kailangan din natin ng rice. Siyempre, pare. Pang-carbo-loading. Oo, pang-carbo-loading. Saka mas maganda siguro kung bagong saing talaga yung ano natin. Yung kanin. Kanin, para pagdating natin sa sabungan, hindi tayo mapapanisan, di ba? Oo naman. Okay, mapakain niyo sa manok niyo, panis na pala. Napatay. Yari tayo doon. Napatay yun. Oo. So, ito pa, meron tayo yung ano. Quaker oats. Quaker oats. Tapos yung... Platinum. Power pellet. Power pellet. Tapos... Oh, Rockcorn. Rockcorn. Kung may mahanap kayo na orange, mas maganda po yun sa manok nyo. Tapos ito yung ano, yung conditioner pare. Conditioner. Oo, conditioner. Yan. So, i-discuss namin sa inyo kung paano yung pag-mixing nito doon sa pang 21 days conditioning natin sa pang derby natin. So, yung sa 14 days, siguro pwede nyo rin gamitin to kung talagang gusto nyo talaga. Wala namang magiging problema. Kasi sundin nyo lang yung tamang pagpapakain. Etong namang ano? Saging. Saging. Ginagamit natin yan sa oras ng labanan ng mismo sa fight. Sa day fight pare. Kasi... Kung halimbawa ang gabi na kayo, gagabi na yung mga laban ninyo. Baka mga alas 7, alas 8, o alas 10. Dapat lagi tayo may baho na saging sa itlog. Yan ang pinaka maganda. So, yan. Okay, paliwanag. So, ito mga boss. Papakita na namin sa inyo kung paano kami mag-mixing ng 21 days. Conditioning para doon sa pan-derby natin na panlaban. So, ang mangyayari po niyan, 60, tapos 40. Ang mangyayari po niyan. 40 yung dalawa. Oo. So, paano natin magagawa yan? Kailangan nito, magtatakal tayo ng tatlo nito. Isa, dalawa, tatlo. So, nasa estimate 60%. Tapos, buwakan isa nito, ng corn. Tapos, isa rin itong pellet. Conditioner. Yan. Ang mixing natin. Tapos, haluan nyo siya ng ano, ito pare, yung Lactamino. Lactamino. Isang kutsara. Ganun na pare. O yan, isang kutsara. Tapos, itong wet germs. Yan natin wet germs. Isang kutsara din. Ayan, mga boss. Kita nyo, ha? Tapos, yung, ano, dextrose powder. Powder. Yan ang maganda to. Hindi lang, gano'n lang, pare. Matumapula, sige. Ayan. Tapos, lagay nyo rin ng, ano, ng Quaker oats. Isang kutsara din. Ayan. Ayan, i-mix nyo lang yan. Itlog. Itlog pare, balatan mo. So, depende po yan mga boss sa inahanda nyo manok. Kung halimbawa marami kayong inahandang manok, itantsahin nyo na lang. Basta ang mixing lang po niya. Ganun lang po ang gagawin yung mixing. Para mas maganda. Haluin nyo lang mabuti para
mag-mix talaga yung mga hinalo natin isang cup doon sa patukan ng manok. Tapos talagyan nyo ng ano. Oops, ayos na pare, dami na. Ayan, yung ano, yung puti ng itlog. Yung puti. Lalagay yung dilawan, din naman kasama yung dilaw. Oo. Yung dilaw, para sa nagkokondisyon. Yung puti lang ihalo nyo. So, mas maganda kung talagang sa during conditioning nyo, pinapakain nyo na rin ng ano, ng puti ng itlog para hindi naninibago yung metabolism ng manok ninyo. Yung puti ng itlog, isa din yun na nagbibigay doon sa manok natin ng moisture. Saka yung sa pagbilis ng metabolism nila, parang bilis magtunaw. Yan. So, ang ibibigay nyo sa patukan ng manok, sa day 1 hanggang day 18, ito po ibibigay ninyo. 45 grams lang ang ibibigay nyo doon sa manok ninyo. So, ang 45 grams kasi, ang 45 grams kasi, ang takal niyan, kung sa kutsara lang, ito po ang takal niyan. Isa, dalawa, tapos konti. Yan. Yan, 45 grams yan. Ang ipapakain nyo sa day 1 hanggang day 18, yan po yung magiging patukan ninyo. Umagat hapon po yan, ha, 45 grams. So, magmimix na ulit tayo doon sa pangalawang mixing natin sa day 19. Naman tayo, pupunta sa day 19. So, kanina ang mixing natin, 60 tapos 40. Babaligtarin naman natin yan, mga bossing. Ang gagawin naman natin, 60 na itong dalawa na to, 60, tapos magiging 40 to. 40 na lang yung pellet. Oo. So, ang mangyayari niyan, tatlo siya. Tatlong... Takal. Tatlo. Dalawa. Tatlo. Tatlo rin dito sa conditioner. Sa... Dalawa. Tatlo. So, 60. Tapos, gagawin natin apat na lang to. Tama 40. Pare? 40. Dalawa. Dalawa lang, pare. Sa... Dalawa. Yan. Bali 40, tapos 60 to. Sa day 19 natin, ha. So, maghahalo ulit tayo ng quarter oats. Tapos, red germs. Ganun pa rin ang proseso. Mababago lang dun sa tinatawag natin na pellet tsaka mais sa conditioner. Doon na tayo mag-a-adjust. Tapos, lagyan nyo ng dextrose powder ulit. Tapos, ginagamit ito ang ano, lactamino. Ay, sa mag-ala lang pa rin. Op. Ayan. Halo nyo lang ulit. Mix nyo lang ulit. So, ito naman yung gagawin yung pitch nyo doon sa day 19. Ayan. Yun lang yan. So, sa day 19, ang magiging pagkain natin sa umaga, ano lang siya, 35 grams na lang ang ipapakain nyo sa umaga sa day 19. So, pagdating ng hapon naman, ang ipapakain nyo naman sa manok ninyo, 30 grams na lang sa hapon, ha? Babawat na kayo ng pagkain. Mm. So, hanggang ano na to, hanggang day 20. Sa day 20 naman, ang ipapakain ninyo sa umaga, 30 grams. Tapos, pagdating ng hapon, 20 grams na lang ang ipapakain ninyo. So, kung talagang ano, mas maganda, mapanood nyo yung isang video namin doon sa ginawa namin na 21 days conditioning about doon sa Derby. Yung sa mechanics namin. So, mas maganda kung mas mapanood ninyo para masundan nyo. Ito po yung kapares nung ginawa namin yung video na yun. Yan. So,
Yan, tapos eh, papakita naman namin sa inyo yung mixing ng ano, day pipe, sa day pipe naman. So, ito lang, may iba lang to sa patukan niyo yung grams, yung nabanggit ko kanina. Yun po yung tamang pagbibigay ng grams sa day 19 hanggang day 20. So, pupunta na tayo doon sa day 21, day 5. So, papaliwanag ulit natin. Sa day 5 naman, mga boss, ang ipapakain na lang natin, yung mais. Mais na lang. Na pure carb loading. Oo. So, tatakal tayo. Depende po yan sa dala ninyong ano, dala ninyong mano kung gano'ng karami dadali nyo na mais. Tapos, titimbangin nyo na lang yung kung ilang grams ng mais, ilang grams ano, yung kanin na ipapakain nyo doon sa manok ninyo. Oo. Tapos, haluan nyo na ng ano, kanin. So, kanin na ihalo nyo doon sa mais. Yan. Pero pinamaganda ang mait natin, nakababad, mga kamanokis. Oh, yan. Ito na yung ipapakain nyo sa day fight. Sa morning pa lang, ipapakain nyo na to. So, mga 20 grams lang o 15 grams. Pwede nyo pwede kayo magpakain. Depende po yan doon sa oras ng ano ninyo, yung fight ninyo. Kung matagal pa naman, kung mga abuti ng gabi, pwede kayo magbigay na mas mataas pa na ano, na grams na ipapakain nyo sa morning ninyo. 20 grams, 20 grams sila. Pwede naman. 20 grams. 25 grams, 30 grams. Depende po sa layo ng laban ninyo yan. So, ang mas maganda po, mga, ano, boss, kung, itong, ano nyo, yung mais Frank ninyo. Frank Boyne, nakababad yan, dapat siya, kahit siya tubig, o mas maganda kung Gatorade. Oo. Tubig, pwede ibabad. O kaya, Gatorade. Yung nabibigay sa tindahan. Babad nyo na lang sa Gatorade. Mas maganda talaga kung nakababad talaga to doon sa Gatorade. Para mas medyo madali-daling tunawin gawa na nakababad siya. Oo. So, pare, yun na lang. So, sana mga kamanoki, sana meron kayong matutunan dito sa ginawa namin presentation para doon sa 21 days conditioning, mixing, feeds doon sa pan-derby natin. So, hanggang doon na lang mga kamanokis. Sana nag-enjoy kayo. So, ayun mga boss, sana may natutunan kayo doon sa mixing namin na ginawa namin na presentation para sa inyo. Sana nagustuhan ninyo. Saka sana yung mga napadaan lang dito sa mga video namin, pwede po kayo mag-subscribe update para update po kayo doon sa mga video na gagawin namin. Yun lang. Okay. Mga kamanokis, may shoutout nga pala ako ang aming boss Arnold Di Puto ng presidente ng homeowners dito sa Langkaan, City Homes. Saka si ano pala, si Bong Kapingping, nagpapa-shoutout din po dun sa amin. Bong Kapingping, sana okay ka lang dyan sa Nubisia. So si ano pala, si Paring Labo, umalis kasi, may pinuntahan, kaya dalawa lang po kaming nandirito ngayon. Ingat ka dyan sa lakad mo, pare. So, yun lang mga boss. Sana may natutunan kayo doon sa mga ginawa talaga ng video. Manood, update lang kayo para marami, sigurado ko, marami pa kayong matutunan dito sa amin. Sa video namin, sinisigurado po namin sa inyo yan. So, hanggang sa muli, mga kamanokis. Good luck!